ako nagkaroon ng simula ng takot. Kasi yung nung in-x-ray ako, yung pinasukan ko, makikita mo doon mga nakatubo, nasa baba lang, nasa labi lang. Wala silang kwarto. So parang sabi ko, ayoko mangyari sa akin to. Ayoko mangyari sa akin to. Kasi ang nagpa-swab ako, asawa ko, tapos yun nga po yung mga angels ko. Tapos sabi ko, ayoko mangyari sa akin to. And then, na-swab na kami. Tapos, alam niyo po ba yung emergency nila? Yun na pala yung emergency room nila. Yung parang tent lang siya na merong mga... Alam niyo, ang hirap pong magkasakit ng COVID or kahit dun pa lang sa ano. Kasi pag meron kang sintomas, mas mahal yung bayad. Hindi lang po yung parang swab fee yung babayaran mo. Pag may sintomas ka, mas malaki yung babayaran mo. Paanong... Parang may different... Kasi po, yung... Narinig niyo pa ba ako? Oh, yes, yes. Apo. Yun, po, yun nga po yung sinasabi ko na... Apo. Na swerte ako kasi ako kaya kong tustusan. Inisip ko paano yung pag-ibang tao. Kasi katulad po niyan, yung isa kong staff, ang binayaran ko sa kanya, 6,000. Kasi wala siyang sintomas. And okay siya, parang asymptomatic. Pero ako, na dahil ako po ay nahirapang huminga, inuubo, ang bill ko po ay umabot ng 21,000 something. Kasi may binayaran na ako na... Yung emergency fee pala, may bayad yun. So, yung pag-upo mo lang doon sa tent nila na monoblock lang, may fee na parang 7,000. So, ganun pong kalaki yung babayaran mo. Pagpapaswab pa lang. What if... Oh, 21,000 na yun, swab test pa lang yan kapag may symptoms ka. Tama po ba? Yes. So, explain pa po. Lang po yun. So, pag nag-positive ka, mas mahal. Na-explain po yun, bakit daw umabot siya ng, alam ba, 21,000? Ilan po? Na-explain po sa inyo. Opo, na-explain po ba yun? Like, bakit daw? Kasi po, ano po, kailangan kanilang i-ECG, i-X-ray pag may sintomas ka. So, may mga ginawa po sa akin ganun. Ayun po. Okay. So, madam, ilan po angels na kasama nyo bukod sa husband nyo? Nagpunta kayo sa St. Luke mo. Saka natatandaan nyo po ba kung anong... Ano po? Kung July 12 nyo unang experience yung symptom, anong date po yung nagpunta na kayo sa St. Luke for swab? July 19 po. July 19. Pwede po kung 7 days din. 1 week. Tama ba? Tama. Opo. 12, no? Tama po. Yun. So, July 19, no, nagpunta po kayo ng St. Luke. Then, i-confirm ko na din. Baka po kasi mali ako. Para po sure. Tapos po, ilan po kasama yung angels bukod kay Sir? Bali, kasi yung kasama ko sa St. Luke's, apat kami, nakabukod yung dalawa ng sasakyan, bukod kami ng sasakyan. Tapos, the rest ng angels ko, si Shed, si Kiron, si Elijah, si Jack. Parang lima sila, nasa ibang hospital naman. Ah, okay. So, tapos po, edi ayun na nga. So, na-pound out, hindi pa po na-pound out, tama ba? Nung araw na yon na positive pala kayo for COVID. Dahil, di ba, it will take days yata para ma-check naman kung yung result ng swab test. Ayun po, yes, tama po kayo. It will take time po para po lumabas yung swab result. So, kailangan nyo pong mag-quarantine. So, kahit nahihirapan ka, yes. Ako po kasi sabi ko, ayoko nang umuwi. Kailangan ko na pong magka-oxygen kasi hindi na po ako makahinga. No choice ka kundi umuwi kasi wala nang room. Yeah. Dahil wala nang room, dahil wala nang available na room. So, walang room. Kaya ang ginawa ko po, nagpahanap po ako ng sa ibang hospital. So, saan po kayo na-confine yan, Miss Glenda? De Los Santos Medical po. Ah, doon ka nag-accept. So, nung araw rin na yon, doon na din po kayo dumiretso sa De Los Santos. Tama po. Tama po ba? Or... Umuwi pa po ako. Ano po? Umuwi pa po ako. Ah, okay. Pero... On that same day pa rin po na nakapagpa-confine kayo sa De Los Santos or the following day or paano po? Ano po,
kinabukasan ako nagpa-confine sa De Los Santos. Bakit nagpa-confine na kayo? Talagang hindi niyo na kaya? Talagang iba na yung pakiramdam? Hindi ko na po talaga kayang huminga nun. Sabi ko, kailangan ko ng medical assistance. Parang, kasi po ako, alam ko sa sarili ko, ako yung tao hanggat kaya ko, kakayanin ko. Kasi, imagine po, 1 week ko nang nararamdaman yung sintomas, pero binabaliwala ako siya. So, mali yung ganung mindset sa panahon ngayon na may COVID. So, baka konting symptoms lang kailangan talagang i-address na, no? Ayun. Sobrang ayun, yes. Natamang ko, hindi lang ikaw ang nag-positive sa buong pamilya. Tama po ba? Pati si sir, pati daw yung dalawang anak nyo. Tama po? So, yes. Paano, o si, sabay po kayo ni sir na nagpa-swab test, sabay din lumabas yung result nung sa inyo. Tama? Opo. So, ganito na po yung nangyari nun. Di po ba kinabukasan? Nagpa-confine ako. So, nung na-confine na ako, yun na talaga yung parang everyday na ako umiiyak. Kasi, nakakuha ka nga ng room, pero yung nabigay sa akin na room dun sa hospital na yun, sobrang liit. Sobrang, alam mo yung parang, sabi ko, parang dito ako magkakasakit. Parang dito ako magkakasakit. Tapos, sabayan pa na nag-decide na ako na ipaswab yung mga bata. So, anad, kumbaga para sa akin, sabi ko, parang hindi ko kaya na yung gagawin sa'yo is gagawin sa mga anak mo. For sure, iiyak sila ng iiyak. So, bukod sa family ko, so, ano kami eh, big yung family namin, family ng asawa ko, tas family ko. So, kailangan kong ipaswab lahat ng family ko at kailangan din niyang ipaswab lahat ng family niya. And bukod pa doon, kailangan ko na ding, sinimulan ko na ding asikasuhin yung mga staff ko. So habang nasa hospital ako, nahihirapan, naka-oxygen, kausap ko lahat ng staff ko, pinaplano namin kung paano ko sila mapapaswab lahat, and then yun na din yung time na nakipag-coordinate sa amin yung LGU para sa contact tracing. So ang mangyayari po kasi, ang hirap na iintay namin yung sa LGU kasi di po ba limited lang. Yes, so ako po yung magpapaswab ng karamihan sa staff ko. Pero sabi ko nga po, wala namang problema doon kasi ganun talaga. Kailangan mo talagang gawa ng paraan for safety din. And then another heartbreak is kailangan i-lockdown yung planta for 14 days. So imagine, I'm thinking about my 600 employees na hindi makakapasok kasi wala eh, hindi ko sila mapapasweldo kasi yung pinagdadaanan ko po and wala naman din pong ano sa trabaho yung planta. So okay, sige po, 14 days, magko-comply kami para lang po sa mag-giveaway sa contact tracing, sa disinfection. So parang araw-araw akong umiiyak kasi hindi lang naman yung iisipin mo na may COVID ka. Iisipin mo pa yon. And then, nung time na nakausap ko na yung anak ko, yung lumabas yung result niya, umiiyak siya kasi alam niya na COVID positive siya. So, 6 years old siya. Alam niya na may COVID siya. So, umiiyak siya sa akin. Tapos, mas umiiyak siya kasi nakita niya ako naka-oxygen. Kaya nung natanggal yung oxygen ko, sabi niya, Mami, masaya ako kasi akala ko mamamatay ka na. Sabi niya yung ganun. Yeah. Parang ganun sinabi niya. So, madam, wait lang po. So, parang, ano, yes po. De, for facts lang po. Si sir po, sabay po kayo lumabas yung result ng sa inyo. Tama po. Opo. At, nagpaswab po kayo ng July 19. Kailan po lumabas yung result? Lumabas po yung result namin. Para po sure ako kasi, ano. Ay, eto po pala, i-mention ko na din. Nagpa-rapid ako. Kasi yung mga staff ko, nagpa-rapid sila. Negative ako sa rapid test. So, yan yung inaano ko din na parang gusto kong sa tao na hindi accurate yung rapid. Kasi ako, kung ako nagpasa walang bahala na negative pala ako sa rapid, ang dami kong mahahawaan kasi lalabas ako. Grabe, no? Kaya yung nagpa-rapid test, madam, nung naramdaman niyo yan? Po? Kailan po kayo nagpa-rapid test? Kung July 12, ano? Naramdaman yung mga symptoms na start. July 19 po ako nag-symptom.
books. July 18 po ata kami nag-rapid test. Grabe! July 18 negative? Tapos grabe na yung may mga sinopita na talaga? Kaya ako nagpa-rapid test sa mga staff. Sa aming team office, ang dami na namin nagkakasakit talaga. Na parang may sinisipon, may parang may flu ganyan. So sabi ko, for safety, magkaroon tayo ng rapid testing. So July 18, nagpa-rapid test ako negative. So parang sabi ko, okay, negative ako sa rapid. Ano 'tong nararamdaman ko? So plano ko pa ding magpa-check up kasi negative ako pero ba't di ako makahinga. So July 19 nagpa-swab kami, July 20 may result na. Ah, sa St. Luke's. Okay. Okay lang po ba malay? So the following day may result na pala. So si Sir po the following day positive din ang naging result niya nung nakuha yung result ng COVID. Yes, positive. Pero si Sir po, wala siyang symptoms. Asymptomatic ba siya? Actually, opo, asymptomatic siya. Actually, ang ano lang, dahil nga po sa kakulangan ng rooms, ang ano lang po talaga is home quarantine. Kung kaya mo. Ako po kasi talagang sabi ko, ay, kailangan ko ng oxygen. Hahanap ako ng mapag... Tsaka po may mga sintomas ako, so kailangan kong lumayo na sa family ko para i-isolate yung sarili ko. So si Sir, automatic lang siya, hindi na siya nagpa-confine sa hospital. Ang bali, ang ginawa na lang po is monitoring sa kanya ng LGU. Kailangan po, yung kwarto is may sariling CR. Ganun po yung ginawa nila. Yung mga angels ko naman po, nila, may isa lang na nag-positive, yung isa kong staff na kasama ko din palagi. Ganun din, asymptomatic din siya. So, hindi na kailangan i-confine. Eh, yung dalawang bagets po, ilang taon na po yung dalawang anak ninyo? Babae at lalaki po ba to? Paano po? Pareho silang lalaki. Isang 5 years old at saka isang 2 years old. Oh, bata pa. Ano po name ng 5? Ano po? Yung 5, Chris McLean Victorio. Chris? And then, yung bunso, Chris C-H-R-I-S M-C G-L-E-I-N-N Victorio. Okay. Tapos po, yung 2? Yung 2 naman po, Chris McBrill. So, yung Brill lang po yung naiba. B-R-I-L-L-E Victorio. Okay. So, yun na nga po. Para lang kasi kailangan talaga factual. So, July lang po. July 19 po kayo magpa-swab, July 20 po, lumabas na yung result. Doon po sa dalawang bata, kailan po niyo sila pina-swab test, kung gano'n? Sa kasaan? Sa sintok din po ba? Or sa campus na? Ano po, nagpa-swab po sila July 20 sa De Los Santos na kung saan po ako naka-confine kasi may contact po ako doon para mabilis. So, actually, nung negative po talaga ako sa rapid, nag-live pa ako. Kasi sabi ko, ay, negative ako sa rapid. Tapos yun pala. Hello po, nawawala tayo. Hello, madam. Nawala. Hello po. Ayan. Nawala po, sorry. Ako ba nawala? Hindi ko nga di po alam eh. Connection yata o ano. Anyway, so July 20 po, na-check na din po yung dalawang bata sa De Los Santos. Lumabas na din po ba yung result nila noon or the following day rin po? Hello po. Nawawala. Wait lang po. Para po sure. Pwede ko ba? Wait lang po ah. I-try ko siya. Naririnig ko naman po kayo ngayon. Ayan, okay na po. Ayan, okay na. Okay na po. Wait lang po. I-check ko po. Kinabukasan din po ata. Okay lang. Kailangan po ba complete yung date? Medyo po, opo. Sige po. So anyway, July 20, 21 siguro po, lumabas na. Tignan ko na lang po kasi baka po magkamali ako. Para po sure.
Wait lang po. Sorry po ah. Balikan na po mamaya. Pero okay na po 'yon. Isabihin the following day, baka nga po ganun lang. Yung mga bata po na swab test sa De Los Santos, syempre umuwi din po sila. Pero kahit na found out po na pareho silang positive din yung dalawa. Grabe no. Pero kumusta po? Hindi wala naman silang asymptomatic lang din po. Asymptomatic. Actually po yung mahirap hindi kami yung kasama niya nila kasi yung asawa ko nag-quarantine na sa ibang kwarto sa bahay nila. Ako naman po nag-quarantine sa kwarto namin, sa bahay namin. Yung mga bata ang nag-alaga lang po yung tita namin. And then kumbaga wala kami sa time na yung wala kang magawa. As in wala kang magawa eh. Tapos ang bata-bata pa nila, kailangan nilang iano yung ganung mga pagkakataon. So iyak lang ako ng iyak, iyak lang ako ng iyak. Tapos nalaman ko pa nag-positive sila. Doon na ako parang ano na kasi ang sa office namin, mga pinaano din ako, may mga pinaswab na din ako. So meron akong yung mga pinaswab ko lahat negative, parang 18 sila negative. Tapos yung dalawa kong anak nag-positive. Kaya sabi ko para ang saya ko nung umaga tapos iiyak ka na naman ulit kasi positive yung mga anak. Kung nasa hospital yan, Miss Leda, nung nalaman yung nag-positive yung dalawang bata, tama? Naka-confine ka pa nun sa De Los Santos? Yes po, yun po. Naka-confine pa po ako sa De Los Santos. Okay. So, paano po? Ito muna pala. Hanggang kailan po kayo naka-confine sa De Los Santos? Kung ganon. From July 22 up to when? Hanggang July 29. So, tagal din, ha? So, nung lumabas na po kayo ng 29, negative na po agad yung result noon. Di ba ganun yon bago ka palabasin? Pero ano po ha, kasi di po ba nag-positive mga anak ko. So, contact tracing lahat ng family, ganyan. Yeah. So, in total po, sa family na 11 kami na nag-positive. 11 or 12. Grabe! Seryoso! Bukod sa inyong so, parang nalula ako. Sabi ko, sabi ko noon, ang COVID, isang magkaroon sa atin ng hirap. What more, meron kang in your family na 11 kayo na may positive. So, lahat sila, minomonitor ko. Siyempre, hindi sila makakalabas eh. Walang nakakalabas. So, may isa lang ako na staff na inuutusan. Siya lang yung tagabili ng pagkain. Talagang hatid-hatid lang sa may pinto. Ganun, talagang lahat kami, kulong, quarantine. Ano yung sakso dalawa? Iwalay kami. Paano po yun? E di magtigis ang room din yung dalawang bata. Sinong bantay nila? Dahil sobrang, my God, 5 years old and 2 years old. Paano yun? Baka yung 2, di ba? Ano? Di pa to. Pinaalam po namin sa barangay na kung pwede yung asawa ko, kasama na lang ng dalawang bata since, ano naman, asymptomatic naman. Pero, pinayuan kami na iba daw po yung, sabi ng mga pedya namin, iba daw po yung COVID ng matanda sa bata. Kasi sa bata po, parang hindi mo makikita na may ganun sila. Parang hindi mo makikita na may ganun sila. Tapos, pero buti po, pinayagan po kami na, pinayagan sila na magsama-sama. Kasi ako talaga, kailangan ko talagang mag-isolate that time. Kasi nagsisimula na po yung pneumonia ko. Parang yun yung nakita sa akin. Nagsisimula na yung pneumonia. So, buti na lang po naagapan. Hindi ko na inano na, mag-home quarantine ako. Kasi, kung tinira po ako ng pneumonia, baka po, di ba po? Kasi yung first 2 days ko sa hospital, dun po ako hirap. Yung paghinga ko. Kaya, tas kasabay pa ng high blood ko. So, may high blood ako. So, ang dami nakasaksak. Ang dami ko, mayroon ng pang BP. Yung heart ko, palaging nakamonitor. So para kung habang nakakabit sa akin lahat 'yon, ka-text ko, ka-chat ko yung mga staff ko, bilin ako sa kanila, ka-chat ko sa family, bilin din ako sa kanila. Akala ko nga ma-intubate ako. Kaya iyak ako ng iyak, sabi ko ayoko, hindi pwedeng mangyari sa akin yung ganun. Ayun. Grabe naman. Ay. Grabe siya. Ilang days mo sa hospital na ilang beses ka pala na swab test bago ka pinalabas?
ano po, nung nag-negative na ako, inano na ako, pwede na akong lumabas. Lumabas na ako kasi bala ko po sana doon na mag-quarantine. Kaso naisip ko, baka ma-expose pa ako doon. Kasi yung mga COVID patient, may sarili lang silang building doon sa hospital na yon. Eh, syempre, yung mga nurses, papasok sila sa kada unit. So, sabi ko, okay, sige, lalabas na ako. Kaya, umuwi po muna ako dito sa condo. Ah, so wala ka ngayon sa Rizal. Sa Manila ka po ngayon. Okay. So, okay. Mula nang pumasok ka ng hospital noong July 20, hindi mo pa nakikita itong mga anak mo. Hindi pa kayo, hindi pa sila nayayakap. O pati even your husband. Tama ba? Nako, payak pa si Vicenda. Tama? Ayun po, hindi pa. Hindi. Puro video call lang, ganon. Pero, yun po pala. Ano po? Kumusta na po? Maaari, ayoko sa video call po. Kumusta na po yung mga bata? Kumusta na yung si Sir, saka yung ibang member of the family ngayon? Negative na po kami lahat. Ay, thank God. Negative na po. Kasi lahat. Pati inang ko, meron pa lang na hindi lumabas yung result sa tito ko na lang tsaka yung sa anak niya. Dalawa. Kasi pati yung anak ng kapatid ko nahawaan namin isang taon. So may mga baby, matanda. Buti na lang asymptomatic silang lahat. Wow. So, yung po bang 11 members of the family, sa isang bahay lang kayo niyan? Or hindi? Sa isang bahay lang po kayo nakatira? Hindi po. Kailangan po talaga hiwa-hiwalay. Yeah, bago po kayo magmalaman yung may COVID kayo, nasa isang bahay lang po kayo nakatira? Yung 11? Ay, hindi po. Ayun, bago po. Oo po. Bago po. Ano po, sa bahay po ng asawa ko, tas sa bahay namin, kasi dun po sa 11 na yun, may kasamang isang nag-positive na katulong namin. Ah, okay. I see. So, yun po ang tanong ko ngayon, Ms. Glenda. Saan niyo po sa tingin niyo nakuha itong virus na to, itong COVID-19? Sa totoo lang po, hindi ko na siya ang hirap i-trace kung saan po talaga siya galing. Kasi nga po, kumbaga, yung field ng trabaho ko, ang dami ko po talaga nakakasalamuha. Siguro hindi man po ako yung makasalamuha. Yung mga tauhan ko, sila yung may mga nakakasalamuhang may ganun. Kasi yung deliveries namin or kung may supplier kami, kumbaga, ang dami po talaga naming ano na hindi mo maano kung kanino ba galing. Kasi sa production namin, yun kasi yung may malaking numbers ng tauhan namin. So kung sa production namin meron kaming 400 na empleyado, sa office merong around 100, tapos yung isa yung mga frontliners namin na around 50 to 100 din, yung team office sila lang yung nakakasalamuha ko. Hindi mo sila makokontrol kasi hindi natin alam kung may kasama sila sa bahay na nagtatrabaho sa ganito or sa, di ba po, hindi na natin malalaman kung saan po natin siya makukuha. Or hindi rin natin alam na that time na nagpa-swab tayo is doon mo na nakuha, doon ka na na-expose. Pwede din pong ganun. Kasi sa experience ko po sa pagpapaswab, okay, na-swab ako. May na-swab doon. After niya iswab, hindi naman dinisinfect yung area. Doon ka lang din uupo. Oo nga, no? Oo nga. Hindi po natin alam. Tama nga. So, yun na. Pero Ms. Glenda, kayo po ba sa, ano, sa Brilliant, sa planta, sa office, hindi po kayo nag-stop ng, ano, ng operation? Yung lahat ng, yung 600 employees na yan, tuloy-tuloy po pumapasok. Hindi po kayo nag, yung, di ba, yung iba parang nag-skeletal, 50% lang pinapapasok. Actually, 50% po yun. 50% yung nakakapasok. Tapos, nung may mga nag-positive na nga po, na-lockdown kami for 2 weeks. Okay. So, 2 weeks po kami parang pasok. Kababalik lang po namin po. So, yung 600 po na yun, you mean, 50%